sa sinaunang Canaan, kung saan ang mga makapangyarihang tribo at komplikadong relasyon ng pamilya ang naghubog sa buhay ng bawat tao, may isang kwentong uukit sa kasaysayan. Ang buhay ni Jacob ay puno ng kompetisyon, mga pangarap, pagmamahal at pagbabagong anyo. Isang kwento na hahantong sa pambihirang pakikipagbuno sa Diyos mismo. Pamilya ni Jacob at kanyang kabataan. Nagsimula ang kwento ni Jacob at Esau bago pa man sila isilang. Habang sila'y nasa sinapupunan, nagbigay ang Diyos kay Rebecca ng propesiya na magtatakda sa kanilang landas. May dalawang bansa sa iyong sinapupunan at dalawang lahing maghihiwalay. Mula sa simula, nakatakda ng maglakad sa magkaibang landas sina Jacob at Esau. Si Jacob tahimik at matalino, ay mas malapit sa kanilang tahanan at naging paborito ng kanyang ina. Ngunit sa bawat sandaling makita niya si Esau nakasama ang kanilang ama, nararamdaman ni Jacob ang lungkot at pagnanasa para sa atensyon. Ang impluwensya ni Rebecca ay humubog kay Jacob, nagtanim ng tahimik na ambisyon sa kanyang puso. Pinangarap nilang mag-ina ang katuparan ng propesya. Nakikita itong isang tadhana na para kay Jacob lamang. Ang dakilang panlilinlang, pagkuha sa karapatan ni Esau. Umabot ang kompetisyon ng kambal sa mas mataas na antas nang, dahil sa matinding pagod at gutom, ipinagpalit ni Esau ang kanyang karapatan sa isang mangkok ng nilaga kay Jacob. Ang transaksyon, tila maliit man, ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago sa kanilang tadhana. Ang karapatan ng panganay, isang sagradong pamana, ay napasa kay Jacob, ngunit hindi ito sapat sa kanya. Si Jacob at Rebecca ay nagplano ng huling panlilinlang, ang pagkuha sa basbas na para kay Esau. Nagpanggap si Jacob na si Esau sa harap ng kanyang amang si Isaac na hindi na makakita. Nang basbasan ni Isaac si Jacob, di niya alam na ipinasa niya ang pamana na huhubog sa kasaysayan ng mga bansa. Ngunit may mga kapalit ang bawat gawain. Sa sobrang galit ni Esau, napilitang tumakas si Jacob sa kanilang tahanan, nagsimula ng isang paglalakbay na hindi niya inaasahan. Ang makapangyarihang pangitain ni Jacob sa Bethel. Sa kanyang pagtakas, ramdam ni Jacob ang bigat ng kanyang mga ginawa. Habang nagpapahinga siya isang gabi, nanaginip siya ng isang hagdan na umaabot sa langit at ang mga anghel ay nag-akyat baba rito. Narinig ni Jacob ang boses ng Diyos. Boses ng Diyos, ako ang Panginoon, ang Diyos ng iyong amang si Abraham at ng Diyos ni Isaac. Ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man magpunta. Ipinangako ng Diyos kay Jacob ang mga lahing kasindami ng alabok sa lupa, isang lupain na tatawaging kanila, at proteksyon sa lahat ng oras. Ang engkuwentro na ito sa Bethel ay nagbigay ng bagong direksyon kay Jacob na may layunin at katiyakan mula sa Diyos. Sa tugon, ipinangako ni Jacob na kung sasamahan siya ng Diyos, buong puso siyang maglilingkod para sa kanyang layunin. Ang Bethel, na nangangahulugang bahay ng Diyos, ay magkakaroon ng mahalagang kahulugan sa buhay ni Jacob bilang lugar ng kanyang unang engkwentro sa Diyos. Pagdating sa tahanan ni Laban at ang pagsubok ng pag-ibig at paglilingkod. Nang dumating si Jacob sa tahanan ng kanyang tiyuhin na si Laban, agad na nahulog ang kanyang loob kay Rachel, ang bunsong anak ni Laban na kilala sa kanyang kagandahan. Sa kanyang matinding pagnanasa na pakasalan si Rachel, sumang-ayon si Jacob na maglingkod kay Laban ng 7 taon bilang kapalit ng kanyang kamay sa kasal. Sa loob ng mga taong iyon, masigasig at tapat siyang nagtrabaho sa mga pastulan ni Laban, pinapakita ang kanyang dedikasyon at pagmamahal kay Rachel, ang panlilinlang ni Laban. Ngunit noong gabing inasahan niyang maging kanila ang isa't isa, isang matinding pagkabigo ang sumalubong sa kanya. Sa halip na si Rachel, si Leah ang ibinigay ni Laban sa kanya bilang asawa. Nadama ni Jacob ang sakit ng panlilinlang, isang bagay na dati niyang ginawa sa iba, ngunit ngayon ay nararanasan niya sa sarili niyang buhay. Bagamat labis ang kanyang sama ng loob,
muli siyang sumang-ayon na magtrabaho ng dagdag na 7 taon para makamtan ang kamay ni Rachel, ang aral ng pagpapakumbaba at pagtitiyaga. Sa mga sumunod na taon, hindi lamang pisikal na lakas ang sinubok kay Jacob, kundi pati ang kanyang puso at pananampalataya. Sa bawat araw ng pagod at hirap, natuto siyang maging matiyaga at mapagpakumbaba. Ang bawat oras sa ilalim ng panlilinlang ni Laban ay naging bahagi ng pagsasanay ni Jacob. Nagsilbi itong paalala na ang tunay na kayamanan at kaligayahan ay hindi laging nakukuha sa madali ang paraan. Pagpapala ng Diyos kay Jacob sa kabila ng mga pagsubok. Kahit patuloy ang panlilinlang at pahirap ni Laban, patuloy ring pinagpala si Jacob ng Diyos. Ang kanyang mga kawan ay dumami at siya ay nagkaroon ng maraming anak, parehong lalaki at babae. Ang lahat ng ito ay naging simbolo ng pabor ng Diyos sa kanya sa kabila ng mga pagsubok. Natutunan ni Jacob na hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka at na ang Diyos ay palaging naroon upang gabayan at suportahan siya sa bawat hakbang, paghahanda para sa mas mahirap na hamon. Ang bawat hirap at hamon sa mga taon sa ilalim ng paninilbihan kay Laban ay naghanda kay Jacob para sa mga mas mahirap na pagsubok na darating. Sa kabila ng mga panlilinlang at pagod, ang kanyang pananampalataya ay tumatag at unti-unti siyang hinubog ng Diyos para sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang pagbabalik sa kanyang pamilya at ang muling pakikipagharap sa kanyang kapatid na si Esau. Sa huli, ang mga tao ng pagtitiis at pananampalataya ni Jacob ay nagturo sa kanya ng mga aral na nagpatibay sa kanyang espiritu at nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Aral sa buhay ni Jacob. Ang buhay ni Jacob ay paalala na ang mga pagsubok at paghihirap ay bahagi ng paghubog sa atin. Tulad ng sinasabi sa Santiago, unang talata at 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat pagkatapos ng pagsubok ay tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sa ating pananampalataya at pagtitiis, ang Diyos ay palaging gumagawa upang dalhin tayo sa mas mabuting hinaharap. Ang pagbalik at takot kay Esau. Habang naglalakbay pa uwi si Jacob, bigat ng takot ang bumalot sa kanya. Papalapit si Esau na may 400 na kalalakihan at inihanda ni Jacob ang sarili para sa masamang mangyayari. Nagpadala siya ng mga regalo at taimtim na nanalangin sa Diyos. Sa takot at kababaang loob, ipinanalangin ni Jacob ang awa at proteksyon ng Diyos laban sa galit ni Esau. Ang pakikipagbuno ng Diyos sa Jabok. Sa kanyang pinakamababang punto, binisita si Jacob ng isang hindi kilalang lalaki at buong gabi silang nagbuno. Nang malaman ni Jacob na ang lalaki ay isang anghel ng Diyos, tinanggap niya ang tunay na pakikipagbuno ng kanyang buhay, isang pakikipaglaban para sa kanyang kaluluwa at pananampalataya. Sa huli, nagtagumpay si Jacob at nakatanggap ng bagong pangalan, Israel, na nangangahulugang ang nakipagbuno sa Diyos. Sa pakikipagbanggaan ng laman at espiritu, natutunan ni Jacob ang tunay na kalakasan ay ang pagsuko sa Diyos. Ang pagkikita ni na Jacob at Esau, pagpapatawad. Pagdating ng araw, nakita ni Jacob si Esau na papalapit. Ngunit imbes na galit, sinalubong siya ni Esau ng yakap at kapatawaran. Natutunan ni Jacob na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pandaraya o kalakasan, kundi sa pagpapakumbaba at pagpapatawad. Tunay ngang ang buhay ni Jacob ay nagpapakita ng kabanalan ng pag-asa at pagbabago. Sinasabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang kwento ni Jacob ay paalala na ang pagbabago ay posible. At sa pagsuko sa Diyos, natatagpuan natin ang ating tunay na layunin. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito, kasama si Jacob. Kung kayo'y naantig, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makapangyarihang kwento mula sa Biblia. Magkita tayo sa susunod na kabanata.